Assalamu alaikum, ako si Berm Casey at sa video na ito tatalakayin natin ang patungkol sa mga klase ng mga tao sa pag-aayuno. At naway magbeneficyo tayo dito at may matutunan. Ang kukunin natin ay galing ito sa apps na Ramadan para kay kabayan. Pwede nyo po i-download ito at marami kayo matutunan doon, inshallah. So ang una dito, ang pag-aayuno ay obligado sa lahat ng Muslim, ang baligh na nasa hustong gulang, at ang akil na nasa wastong pag-iisip, kadir na may sapat na kakayanan, physical man o mentally, at ang mukim na hindi magnalakbay at walang sagabal, tulad ng babaeng may haid na regla buwan ng dalaw o may nifas na pagdurugo sanhi ng panganganak. So pangalawa, hindi obligado ang pag-aayuno sa kafir, sa mga kuffar, mga hindi Muslim. Hindi obligado ang pag-aayuno sa kanila at hindi niya babayaran ang mga ito kung sakaling siya ay nag-Muslim. So kunwari, ikaw ay pag-ilan ng Ramadan ngayon, pag-inaaraw na. Tapos ikaw ay nabiglang nag-Muslim siguro sa 10 araw na ng Ramadan. So yung 10 araw na yon, sinasabi dito is hindi na nga babayaran ang mga ito kung sakaling siya ay nag-Muslim. So yung malinaw dito. So pangatlo, ang hindi pa umaabot sa wastong edad ay hindi obligado sa kanila ang pag-aayuno sa Ramadan. Subalit kailangan na sanayin sila dito, nakakuha pa rin sila ng gantimpala. So yung mga bata na wala pa sa wastong gulang, sabihin natin mga nasa edad pa lang ng 7, 6, ganon, pwede na sila practice, 8, ganon. Naalala ko nga yung bata pa ako siguro, 7 ko pa lang yata, something ganon, elementary. So pinapractice na ako ng tatay ko, sabi ngayon time na yun, mag-fasting ka today at pag uwi ko, kasi mamamalik siya, pag uwi ko, lulutuan kita ng sarili mong pizza, solo mo yun. So bata pa lang ako, na ipapractice na ako, 7 years old, something na ganon. So yun, bata pa lang, ipractice na natin, pero hindi na maobligado sa kanila. Bagkos may reward ka naman pag sila ay nag-practice. May reward din. May gantimpala din yun. Or, ang baliw o wala sa tamang pag-iisip ay hindi obligado sa kanya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pumapasok sa kalagayan nito ang mga matatanda na minsan ay nawawala sa katinuan na, at na minsan ay bumabalik sa katinuan. Gayun din yung may comatose or at yung muling gumaling. Kung bumalik sa katinuan ay hindi na niya babayaran ang mga nakalipas na panahon na siya ay wala sa tamang pag-iisip. Hindi pasok dito ang nawalan ng katinuan sanhi ng alak, bawal na gamot, anumang sinasadya na masamang gawain. Sila ay magkakasala at mananagot at magbabayad. So, pang-apat, ang baliw or ang wala sa tamang pag-iisip ay hindi obligado sa pag-fasting. Sa meron dito minsan yung mga special child, yung mga ganun, may tito akong ganun. So, yung mga ganun is hindi sila obligado sa pag-fasting kasi nga, di ba, special child may isip. In short, sinasabing isip bata sila. So, hindi kasama dito yung isip bata na nag-iisip-isip bata lang. Ito ay educational video, ha? Hindi to pang-asa, hindi to pang-insulto sa, pag-iinsulto sa kanila. So, yung tulad ng matanda na nawawala minsan sa kanyang sariling isip at bumabalik din o may comatose na hindi makagalaw, di ba? Tapos biglang bumalik ang kanyang sarili. Pero hindi daw dito kasali ang mga nagbabaliw-baliwan lang dahil nabaliw sa alak or nabaliw sa masamang gamot, no, na ipinagbabawal na technique. So, yun ay magpagkakasala sila kapag yun ay ginawa nila, taya sanhi na hindi sila makapag-fasting dahil nabaliw sa alak o whatever o masamang gamot, ay mananagot sila at babayaran nila ito. Panglima, ang taong hindi niya kakayanin mag-fasting sa, dahil sa katandaan o may sakit na hindi, walang lunas na hindi pa siya gumagaling, I mean. So, kailangan niya magpakain ng miskin, yung taong mahirap araw-araw sa buwan ng Ramadan. Ang tawag sa pagpapakain na ito ay fidya. So, yun yung para sa mga hindi makapag-ayuno na matanda. 6. Ang taong may sakit na may pag-asa pang gumaling ay babayaran niya ang mga hindi niya napag-ayunuhan sa mga araw pagkatapos ng Ramadan kapag siya ay magaling na. So, ang taong may sakit ay na hindi makapag-ayuno, babayaran na lang niya ito kapag after ng Ramadan, kapag siya ay gumaling na. So dito makikita mo ang Islam ay sobrang merciful, sobrang habag ang Islam para sa sanlibutan na hindi para pampahirap sa mga tao. At yun din sinabi ng Allah sa Quran na yung abot sa pagpapasting, excuse dito ang mga tulad ng nagbabiyahe, may mga sakit, pagbayaran na lang nila after ng Ramadan dahil hindi hangad ng Allah sa atin ang maging pahirap sa atin, bagkus ang gusto niya ay mapadali para sa atin. Pang-7 ay ang babaeng may regla o nifas, babaeng kapapanganak lang at may dugo lumalabas sa kanya na karaniwan tumatagal ng 40 na araw
ay hindi dapat mag-ayuno at babayaran niya ito. So yung mga babaeng nang dinudugo or something, minsan umabot ng 40 days or whatever, ay kailangan nilang bayaran pagkatapos na. So pang 8 ay yung babaeng buntis o yung nagpapasuso, nagpapa-breastfeeding ng sanggol. Kung mahihirapan sa pag-aayuno o di kaya ay takot sa makakasama sa kanyang kalusugan o sa sanggol, ay maaaring hindi mag-ayuno subalit babayaran niya ito. So dito excuse yung mga nag-breastfeeding or nangangamba dahil nakakasama sa kanyang kalusugan o sa anak niya. So, pwede niya ito bayaran na lang after ng Ramadan. Pang-9 ay yung naglalakbay ay maaaring hindi mag-ayuno subalit kailangan niya itong bayaran. Kung kanyang kakayanin ay maaari rin naman siya mag-ayuno at kung yun ay upang mas alalahanin ang... Okay, so tulad yung nagbiyahe kami noon, back way back, ewan ko 2017, nag-umra kami, tapos nasiraan yung bus sa biyahe. So lahat kami nagpa-fasting yung time na yun. So sobrang, alam mo, ang init pa naman yung time na yun, talagang kulang na lang. Sabi ko, sirain na siguro yung fasting kasi hindi kaya dahil sobrang init, nauwaho ka na talaga, tanghaling tapat. Tapos yung driver namin, hindi siya nag-fasting yung time na yun dahil nga sa siya pa yung driver, tapos nag-mekaniko pa siya. So talagang uhaw na uhaw. So pumunta pa siya sa bakala, bumili nga ng maiinom niya. So yung mga ganon na naglalakbay, na kapag talagang hindi pwede, hindi kaya, tulad yung time na yun, yung sitwasyon niya, kami, natiis pa namin kasi siyempre pagbalik sa bus, mamaya-maya aircon din naman niya, nagbabiyahe. So siya, naging mekaniko pa, driver. So kailangan niya, yung time na yun, hirap siya, hindi niya siguro talaga makakaya at uminom na lang siya. So babayaan na lang niya yung araw na yun sa pagkatapos ng Ramadan. So yun ang, yung mga nagtatravel, pwede sila hindi mag-fasting. Kung may hirapan, subalit bayaran na lang nila ito. So pang-10 ay yung taong nasira ang kanyang ayuno nang hindi sinasadya dahil lang sa pagsagip niya ng nalulunod at siya ay nakainom at nasira ang kanyang ayuno, ito ay kanyang babayaran na lang. So, kunwari, ikaw ay coast guard o nagbabantay ng swimming pool o dagat, tapos may nalulunod at nag-superman ka, so tinurungan mo. Nakainom ka ng tubig doon, so nasira ang iyong fasting, bayaran mo na lang to pagkatapos ng Ramadan. So, pang-11, ang taong nakakain o nakainom dahil nakalimutan niya. No, nawala sa isip niya sanhin ang pagkalimot at siya ay nakakain at nakainom. Subalit, huwag siya mag-alala, ituloy niya pa rin ang fasting niya. May video tayo about dyan, panoorin niyo. Huwag siya mag-alala, ituloy niya pa rin ang fasting niya dahil ang nagpakain sa kanya ay ang Allah at ang nagpainom sa kanya ay ang Allah. Ang Allah lamang nagpakain at nagpainom sa kanya. So, huwag siya mag-alala, ituloy niya pa rin ang fasting niya bagkus wala siyang kasalanan dito. Pero kung patuloy mo pa rin kinakain yung pagkain at umiinom ka pa rin, tapos naalala mo na ikaw ay nag-ayuno pero tinuloy mo pa rin, because doon masisira talaga ang ayuno mo dahil ay sinadya mo. At ito ay kasalanan, malaking kasalanan ang sadyang pag-iwan o pagsira sa ayuno sa Ramadan ay kabilang sa malaking kasalanan. So pag sinasadya mo naman, naalala mo na nga na hindi pwede, tapos sige ka pa rin kain, ay malaking kasalanan sa buwan ng Ramadan na sirain mo ang ayuno mo na walang sapat na dahilan. Pero pag ikaw ay nakalimot lang, nakain mo, sawa mo naalala na ikaw ay nag-ayuno, itigil mo na yung kinakain mo at ituloy mo lang ang fasting mo. May video tayo about yan. So, ito po yung mga ating nabanggit. Pwede nyo ito puntahan doon sa apps o ilalagay ko dito sa comment, inshallah. So, kung may mga katanungan pa kayo about Ramadan, i-comment nyo lang, inshallah, kung abot ng ating mga kayang sagutin na hanapan natin ng source sa ating mga scholar. So, maraming po salamat. Pakishare ito para mag-beneficio ng iba. Jazakallah khair. At maasalam. Happy Ramadan.